problema sa tahanan, ating pag-uusapan kasama ang kaagapay sa pag-aalaga sa pamilya mo, Tita Winnie Cordero! Sabay tayong matuto kung paanong maging winner sa life! Tuwing Sabat alas 10 ng umaga sa Teleradyo! Nay, nay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang Teleradyo. Iinit na usapin, ating bubusisiin. Mag-usap-usap kayo kung ano bang nararapat. Sinabing bawal. Bawal nga eh. Huwag pong pagalitan. Lahat ng iyong salobin. Pabor ka ba sa pag-order agad ng COVID-19 vaccine? 1 minute, go! Dito pwedeng-pwede niyong iparating. Kasama ang pinakakwelang tambalan sa hapunan, Alvin L. Chico. Yung sorbet, doba dun galing yung sorbetes? At Doris Bigornia. Bikinimin. Dun nga. S.R.O. Suwestyon, reaksyon, at opinyon. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa nag-iisang Teleradyo. Sama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo maibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kaya-kaya yan ang serbisyo. Makulong talaga sa kanya. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Sa lahat ng pagkakataon, andito tayo para sa ating mga kapamilya. Teleradyo. Headline Pilipinas. Sa Headline Pilipinas, mga telco, retail online stores at ilang bangko ipinatawag ng National Privacy Commission kaugnay ng dumaraming reklamo ng mga text scam at mga spam messages. NBI at PNP at NTC. Office of the Vice President na biktima rin ng scammer, higit 100,000 piso halaga ng grocery items pinadeliver sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Pagtuturok ng booster shot sa mga LGU, maagang pinilahan. A1 hanggang A3 priority list, target tapusin ngayong taon. Pangulong Duterte muling binalatan ang presidential aspirant na gumagamit umano ng cocaine. Ang kanyang sagot? Kung bakit hindi ito nahuhuli, alamin. Ika-12th anibersaryo ng Maguindanao Massacre, ginugunita ngayon. At Sara Hedronimo at Matteo Guidicelli magsasama sa isang Christmas virtual concert. Mula sa News Center ng ABS-CBN. Ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Julius Babaw. At ako naman po si Tony Velasquez. At sa detalye ng mga Headline Pilipinas. Kapamilya, kabilang ka ba sa mga nakatanggap ng kaliwat kana mga text scam o yung mga spam messages sa inyong mga cellphone dito mga nakaraang araw o linggo? Bumaha kasi ang text messages ng mga job hiring o pautang na mistulang inuugnay sa mga contact tracing forms. Isa sa mga nabiktima rito ay si Anderson Punzalan.
Sa kanyang kwento sa teleradyo, sinabi ni Punsalan na noong Biyernes, 17 beses siya nakatanggap ng mga spam messages, no? Sa isang umaga pa lang. Iba pa yung hapon, iba pa yung gabi. So nagtataka na po ako kung saan nila nakukuha yung number ko. Considering ho na it's worth saying na bago ho yung cellphone ko and bago yung SIM ko. Ibig sabihin, hindi pa ako nagsasubscribe sa kahit ano. Oh, maging tayo nga, parang Tony, nakatanggap tayo rito. Sabi rito, "Dear, I am a human resources manager. You have been selected for a part-time job, full-time job. Now you can reach us through this number." Sayang yung racket. No? No, wala racket ka ba natanggap na ganito? Wala marami, araw-araw, parang Julius, yan ay binablock at dinidelete ko na. Oo, oh, matindi. Kaya nga duda si Division Chief Attorney Victor Lorenzo na nakuha ng scammer sa contact tracing forms na mga numero na mga nakakatanggap ng kahina-hinalang mga messages na tulad nito. At yan ay patunayan niya rito na walang pangalan ng receiver ang mga spam messages. Sabi ni Lorenzo sa teleradyo, "Hirap ang mga scammer na kumuha ng personal information sa taong nangalap ng datos. May Data Privacy Act din anya para protektahan ang datos ng lahat. Kaya hinala ni Attorney Lorenzo mas mapanganib ang personal information sa mga app na dinadownload ng users. Kaya ang payo niya sa mga nakakatanggap ng ganito mga text scam at spam messages." Pag nag-reply ka, intended target ka na. Kapag ka naka-receive ka ng ganyan, talagang dapat i-ignore lang. Pagka naka-receive ka na qualified ka sa trabaho na ina-applyan, hindi ka naman nag-a-apply ng trabaho. So, scam na ho yun. Or pag kami nag-text sa'yo, may panalunin ka, hindi ka naman sumasali sa any contest or any raffle. Kaduda-duda ho yun. At kaugnay niyan, umabot na umano sa 71 million na mga mensahe ang napablock ng Globe Telecom dahil sa ganitong panloloko. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Anton Bonifacio, Chief Information and Security Officer ng Globe Telecom, mula ito sa may 5,000 cellphone numbers. Ayon kay Bonifacio, dumami ang mga subscriber na nakatanggap ng spam at scam messages sa kanilang mga cellphone simula nang magkaroon ng pandemya. Ang importante ho talaga is education and awareness, no? 'Di ba? Yun na nga eh, parang hindi ho to, wala ho tong pinagkaiba noon sa email, 'di ba? Na ang dami nating spam at scam na kukuha, report block. Tapos eventually natututo din yung sistema na pipigilan natin. Hindi rin siya pinagkaiba na minsan nakakuha tayo ng prank call nung araw, 'di ba? Tama. Prank call or minsan nagbebenta nung kung ano, binabagsakan na lang natin, 'di ba? So ang hirap talaga. Yun na lang, wag ho talagang magta-trust. You know, ang SMS, hindi ho talaga trustworthy. Para sa mga mabibiktima ng scam, pwede anya itong i-report sa kanilang website na www.globe.com.ph/stopspam para ma-block ang mga numero ng mga nanloloko o gamitin ang mismong Android phone para automatic na ma-block ang mga spam messages. May payo rin naman ng PNP Anti-Cybercrime Group para hindi kayo mabiktima nito mga scammer. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Brigadier General Robert Rodriguez, Direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group, dapat maging maingat ang publiko at huwag agad magtitiwala sa mga natatanggap na spam messages. You should always be very careful sa online or sa mga text messages. Huwag ka agad magtiwala. Huwag agad magbigay personal information, lalo na yung mga bank accounts, mga OTP, numbers na binibigay ng mga banks sa atin, mga credit cards ko. Kailangan huwag magkuhan sa online kasi napakadelikado. Samantala, ipinatawag na ng National Privacy Commission ang mga telecommunications company, retail online stores at ilang bangko kasunod ng dumaraming reklamo ng mga cellphone users na nakakatanggap sila ng mga spam at scam messages. Sinabi sa teleradyo ni Privacy Commissioner Raymond Liboro, pag-uusapan kasama ang kanilang data protection officers kung paano mapoprotektahan ang kanilang mga customers o subscribers laban sa mga scam. Halimbawa rito ay ang tinatawag na SMS phishing kung saan nagpapanggap at nag-aalok ang mga scammer ng trabaho o serbisyo para makakuha ng mga sensitibong impormasyon o kaya naman ay pera.
Ayon kay Commissioner Liboro, posibleng organisadong global syndicate ang isa sa mga nasa likod nito. Kung kayo po ay nakakatanggap po nito, i-block nyo na. Huwag nyo na ho tatangkilikin. Marami ng pinanggagalingan po yan. Maaari nga po sa iba pong mga database noon na na-breach. Yung mga may tinitingnan din ho kami sa dark web ngayon ano, na posible ho mga na-dump no, ng mga numero. No? But again, no, marami na ho maaaring panggalingan. So what ang ma-advise lang namin talaga sa atin ay huwag ho tayong basta-basta nagbibigay no, ng ating phone numbers. Dagdag pa ni Commissioner Liboro, walang nakikita ebidensyang nakakuha ang numero, nakukuha ang numero mula sa mga contact tracing o mga health declaration forms. Patuloy rin na isinusulong ang panukalang do not call registry na layong protektahan ang cellphone users laban sa mga nag-aalok ng produktong hindi nito otorisado. Eh hindi rin nakaligtas sa pagbibiktima ng mga scammer ang tanggapan ng Vice Presidente. Ito ay matapos na ipadeliver sa Office of the Vice President sa Quezon City ang 100,000 pisong halaga ng grocery items na inorder online ng isang nagpanggap na si Vice President Robredo. Sabi ng tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez na ibalik na nila ang mga inorder na produkto matapos makansela ang mga transaksyon. Patuloy na rin anyang inaalam kung sino ang nasa likod ng insidente. Samantala, muntik ring mabiktima ng scammer ang tanggapan ni Senador Kiko Pangilinan. Ayon sa Senador, may natanggap na mensahe ang kanyang opisina sa Senado na may mga magde-deliver ng frozen meat at alak na nagkakahalagaan ng 90,000 peso pero wala naman silang ganitong order. Eh, mabuti na lang anya at hindi na na-deliver ang mga nasabing order. Pakiusap niya sa mga gumagawa ng ganitong panluloko, itigil na, lalo't hirap na ang mga kababayan natin sa pandemya. Nagsimula ng magbakuna ng booster COVID shot sa mga senior citizens at dagdag na dose sa mga immunocompromised individuals sa ilang lungsod sa Metro Manila. Yan ang Headline Pilipinas ni Vivian Gulia. Vivian. Tony, daan-daang senior citizens at immunocompromised na individual ang pumunta sa isang COVID vaccination site dito sa San Juan ngayong umaga para magpabakuna ng booster shot o dagdag na dose laban sa COVID. Ilan sa mga nakapanayam natin, homologous o kaparehong brand ng naunang tinanggap na bakuna ang piniling booster dahil walaan nila silang naramdamang side effects noon at naprotektahan naman sila nito laban sa COVID. Marami rin pumili ng heterologous o booster brand na iba sa naunang tinanggap na COVID vaccine dahil base sa anila sa kanilang research, mas mataas ang efficacy laban sa COVID ng napiling kombinasyon. Target ng San Juan na makapagbakuna ng booster sa 800 senior citizens at 200 immunocompromised na individual ngayong araw. Paalala ni San Juan Mayor Francis Zamora, kailangan munang magrehistro ulit ng mga gustong magpa-booster o dagdag na dose online bago sila mabigyan ng schedule. Bawal ang walk-in. Ito aniya ay para matiyak na eligible ang mga mabibigyan ng booster o dagdag na dose base sa vaccination record. Ibig sabihin, dapat bahagi sila ng tatlong unang priority group: health workers, senior citizens at immunocompromised na individual, at mahalagang higit 6 buwan mula nang maging fully vaccinated ng 2 COVID vaccine doses o kaya ay 3 buwan mula nang maturukan ng single dose Janssen vaccine. Pero mayroon tayong mga nakausap dito or isang nakausap dito na nakatanggap ng schedule magpa-booster ngayon kahit kulang pa ng 8 araw bago mag 6 buwan mula nang maging fully vaccinated. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, inaprubahan naman ito ng doktor at pinapirma ng waiver. Kahit ng DOH, NCR, exception ito at dapat ay sundin ang general rule kung kailan dapat ibigay ang booster o dagdag na dose. Sa Las Piñas City, ibabase ang record nito ng mga nagpabakuna sa lungsod ang padadalhan ng mensahe kaugnay ng schedule para sa booster o dagdag na dose. 4,000 seniors ang inaasahang mababakunahan ng booster sa Las Piñas mamayang hapon. Sa Caloocan, pwedeng dumiretso na sa vaccination site. Tikbit ang vaccination card at ID.
Habang ang immunocompromised, dapat may dalaring medical certificate. Kanina umaga, lumapag sa NAIA Terminal 1 ang karagdagang 682,360 doses ng Moderna COVID vaccine na binili ng gobyerno. Sa kabuuan, nasa 134.4 million doses na ang bilang ng mga bakuna kontra COVID na naide-deliver sa bansa. Nasa 76.5 million doses dito ay naitrok na. Sa target na 77 milyong Pilipino o 70% ng populasyon, 33.8 million ang may kumpletong bakuna laban sa COVID, habang nasa 42.6 million naman ang may unang dose. Balik sa'yo, Tony. Maraming salamat, Vivian Gulia. Sa Santa Ana, Maynila, maagang pumila ang mga magpapaturok ng booster. Ilan sa mga pumila ay yung mga immunocompromised na individuals, kabilang na yung mga may HIV, active cancer, transplant recipients, at patients under immunosuppressives. Kasama ito ng pagbabakuna rin ng booster para sa mga medical frontliners at senior citizens. May 18 vaccination sites sa lungsod ng Maynila para sa booster shots at dagdag na dose ng COVID vaccine. Tig 1,000 doses ang nakalaan sa bawat site ngayong araw. Sa Quezon City, simula na ngayon ang pagtuturok ng booster shot sa mga health worker. 5,000 health workers at non-medical personnel sa mga health facility ang target mabigyan ng booster dose hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Nagtalaga ng iba't ibang vaccination shot para dito, kabilang ang Rosa Susano Elementary School, Binyahan Elementary School, at Don Alejandro Roses Science Technology High School. Itong weekend, sinimulan na rin ng Quezon City-based tertiary hospitals ang pagbabakuna sa kanilang medical at non-medical staff. Itutuloy naman ang bakunahan sa A1 priority group sa mga susunod na araw. Target ding mabigyan ng booster shot ang lahat ng nasa A1, A2 at A3 priority list bago matapos ang taon. Sa parayam ng teleradyo, sinabi ni Doktora Minya Gloriani, chairman ng Vaccine Expert Panel ng DOST, kabilang sa mga nabakunahan ng booster shots kahapon ay mga senior at immunocompromised individuals na hindi bababa sa 6 na buwan mula nang makakompleto ng 2 dose o higit 3 buwan nang mabakunahan sa single dose ng Janssen vaccine. Pinaalala ni Gloriani na hindi na kinakailangan ang 4th dose ng COVID-19 vaccine sa mga tatanggap ng booster shots. Kasi pag mataas pa ang level ng antibody nyo, kahit bigyan kayo ng bigyan, hindi na po yung tataas. Sayang lang ang pera. Wala ay, hindi, po, ay hindi tataas? Akala ko tataas pa siya lalo. Kung mataas na siya ngayon. Depende. Sa, kunwari, tumaas ka lang ng konti. O, di pwede ka pang itaas ng konti. Pero kung na-reach mo na yung parang may saturation ng immune system So, pag na-reach mo yun, sayang lang. Karagdagang higit 682,000 na doses ng Moderna vaccines ang dumating sa bansa kanina umaga. Lumapag sa NAIA Terminal 1 ang eroplanong sakay ang mga doses ng Moderna. Binili ng gobyerno ang nasabing mga bakuna. Naglabas ng travel warning ang Amerika sa Germany at Denmark, bunsod ng muling pagsipa ng mga kaso doon ng COVID-19. Ilan sa bansa sa Europa ang nakitaan ng infection surge. Ang Austria ang unang bansa sa Western Europe na nagpatupad muli ng full lockdown, habang ang Czech Republic naman nagpatupad din ng restrictions para sa mga hindi pa bakunado. Inaasahan namang madaragdagan pa ang mga bansa sa Europa na magpapatupad muli ng restrictions at vaccine mandates. Sa harap ng pagsisimula kahapon, ilang limitadong face-to-face classes sa ilang mga pribadong paaralan ay nabatid na ilang eskwelahang napili para sa in-person classes ang umurong dahil sa kakulangan ng pondo. Sa panayam ng teleradyo, nanawagan si Coordinating Council of Private Educational Associations Manager Joseph Noel Estrada sa gobyerno na mabigyan sila ng pinansyal na tulong para makapagbukas na rin sila ng klase. 18 pribadong paaralan na nasa low-risk areas ang nagbalik sa physical na klase kahapon, kabilang ang mga nasa kindergarten hanggang grade 3, gayon din ang mga estudyante sa senior high school.
patuloy din namin hinihiling, no, at least magkaroon sana ng ganong assistance, lalo na sa maliliit na eskwelahan. Lalo na ngayon, yung mga nag-participate sa mga rural areas, may mga nag-message din sa akin na sila daw ay nag-back out na, napili yung eskwelahan nila, sana na shortlist dun sa pwedeng mag-pilot, pero nag-back out sila yung private school kasi hindi nila kakayanin yung cost, no? Muling binanatan ni Pangulong Duterte ang presidential aspirant na gumagamit kumano ng cocaine. Pero ngayon ay nagpaliwanag siya kung bakit hindi pa ito naaresto. Yan ang headline Pilipinas ni Radyo Patrol 51, Joyce Balancio. Sa isang programa sa General Santos City Airport, muling nagpatutsada si Pangulong Rodrigo Duterte sa kumakandidato sa pagkapangulong gumagamit umano ng droga. Hindi pa rin niya ito pinangalanan pero nagpaliwanag siya kung bakit hindi pa rin ito inaaresto. Totoo yan. There's a candidate who was using cocaine. Sabi ng police, bakit hindi natin hinuli? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on iyat. Yate, or in the air, doon niya sila magsupsup. You do not believe it. Basta sinabi ko, do not let it not be said later on that I did not tell you. Tumanggi naman magbigay ng pahayag si Senator Bongo hinggil sa tirada ng Pangulo. Hindi rin anya totoong may binubuong plano para matuloy ang gusto niya sanang tandem kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ako naman po, willing ako magpa-drug test anytime of the day. Anytime po, kung kakailanganin, though hindi mandatory. Pero just to prove lang po sa Pilipino kung sino po yung fit na mamuno sa ating bansa. Samantala, nag-ikot naman si Pangulo Duterte sa seaport at airport sa Jensen. Pinuntahan niya ang passenger terminal building sa airport na pinalawak pa sa ilalim ng Build, Build, Build program. The initiative comes at a crucial time when General Santos City takes on the role as the gateway to Sok Sarjin and the rest of Mindanao. Its completion will greatly boost our interconnectivity and revive the agro-industrial and ecotourism prospects of southern Mindanao. Yan ang headline Pilipinas. Itong Radyo Patrol 51, Joyce Balancio, ABS-CBN News. Samantala, kaugnay naman yan ay sumailalim na sa drug test si presidential aspirant Bongbong Marcos kahapon, November 22. Matapos magpa-blind item si Pangulong Duterte na may isang kandidatong gumagamit ng cocaine. Yan naman ang headline Pilipinas ni Jackie Marabat. Jackie? Julius, sa inilabas ng statement ng kapo ng dating senador kanina umaga, ay voluntary yung nagpa-drug test si dating senador Marcos. Itinasari ng resulta nito sa PDEA, PNP at sa NBI kanina umaga. Sa kabila nito, sinabi ng presidential aspirant na pakiramdam niya na hindi siya ang pinatutungkulan ni Presidente Rodrigo Duterte na presidential aspirant na gumagamit ng cocaine. Bagamat naghihintay pa tayo ngayon ng malinaw na kopya ng test results, sinabi ni Marcos sa isang vlog na negatibo ang drug test result niya. Dagdag pa ng dating senador na isa siya sa nanawagan noong halalan noong 2016 na magpa-drug test ng mga kakandidato at hinding sinabi na ikinakampanya ang laban sa illegal na droga. Para sa Headline Pilipinas, Jackie Manabat. So Jackie, may resulta na ba yung drug test? Ay nga, ang hinihingi nating kopya, no, Julius. Pero ang sabi nga ni former Senator Bongbong Marcos sa isang vlog ay negatibo yung kanyang test result. May ibigay na mga litrato sa atin ang kampo ni Marcos. Ipinapakita na negatibo yung test result bagamat medyo malabo yung kopya kaya humihingi tayo ng malinaw na kopya na negatibo ang kanyang test result. Okay, thank you. Jackie Marabat. Sa iba pang balita, nabulabog ang mga residente sa Santo Sitio Santo Niño sa NBBS proper sa Navotas matapos makaamoy ng nakasusulasok na tagas ng amonya alas 9 kagabi.
Dali-daling nagsilabasan ang mga residente para makalanghap ng sariwang hangin malapit sa main highway. Agad namang rumisponde ang mga bombero at base sa kanilang investigasyon sa isang planta ng yelo na katabilang ng residential area nang galing ang ammonia leak. Matatandaang noong Pebrero tumagas din ang ammonia sa nasabing ice plant kung saan dalawa ang namatay. Hindi naman kasing lala ang leak ngayon kumpara noong Pebrero. Bandang alas 11 ng gabi, nahinto rin ang tagas ng ammonia. Walang naiulat na nasaktan pero ayon sa ilang residente na trauma na sila at nababahala tuwing nakakaamoy ng singaw ng ammonia. Mga kapamilya, hindi po ammonia kung hindi lumawak pa ang malamig na amihan sa marami pa mga lugar. Maulap na may mahinang ulan ang mararanasan sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan at Isabela. Habang may kalat-kalat na ambo naman sa Ilocos Region, Cordillera, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon. Dahil pa rin sa amihan, may gale warning sa baybayang dagat ng Batanes, Cagayan, Ilocos, La Union at Pangasinan. Maaliwalas naman ang panahon sa natitirang parte ng bansa, pero may chance pa rin na pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Wala namang inaasahang sama ng panahon sa susunod na 2-3 araw. At abangan plenary debates para sa pag-aproba sa panuhalang pondo ng Presidential Communications Operations Office, ipinatigil ng Senado. At Piolo Pascual, abala sa 2 bagong proyekto. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Weekday ng mga nakatutok sa Teleradyo. Magigising ka sa makukulit na tsikahan na tawa ng may kasamang fresh na balita sa Sakto. Tayo ay mag-reach out. Kasama sina Chang Ami Perez, Jeff Canoy at Johnson Manarat. Alas 6. Sing-init naman ang kaping kumukulo ang mga balitang aabangan sa Teleradyo Balita. Sa detalye ng ating mga balita, hatid nila kabayang Noli De Castro at Joyce Balancio alas 7:30. Dami ng sigla at saya ng paghahatid ng tulong sa ating mga kapamilya sa
bayan. Itingnan nun namin ang makakatulong sa ating mga magsasaka. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Habayang Noli De Castro, alas 8. Gaganahan ka lalong tumutok dahil sa mga isyong bubusisiin sa On The Spot. Iba-iba rin yung sources. Ha? Gusto ko rin malaman. Kasama sina Tony Velasquez at Danny Buenafe, alas 9. Mapupuno naman ng ngiti at pag-asa ang inyong umaga dahil sa mga serbisyo publikong hatid ng Lingkod Kapamilya. Thank you sa lahat po ng tumulong. Kasama sina Julius Babaw at Bernadette Sembrano, alas 10:30. Nagbabalik ang Headline Pilipinas, tila palabas lang. Ito ang tingin ng isang maritime law expert sa naging pahayag ni Pangulong Duterte sa ASEAN-China Summit. Para kay Attorney Batong Bakal, wala nang kredibilidad kahit pa mariing kinondina ng Pangulo ang pagharang at pagbobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas at giniit na dapat manaig ang rule of law sa West Philippine Sea. Sa naturang summit, siniguro naman ni Chinese President Xi Jinping na mananatili itong mabuting kaibigan at hindi hangad ang dominasyon o pambubuli sa mga kapitbahay na bansa. Balibaliktad ang sinasabi, depende sa panahon, di ba? Okay. So parang palabas lang tuloy ang lumalabas dun sa ganung klaseng mga video at mga quotes. Wala po talaga tayong choice kundi magpatuloy sa protesta para malinaw lagi ang ating posisyon, no? Legal position, no? At saka national position dyan. Sa kabila ng mga statement nga nitong ating Pangulo. Ipinatigil ng Senado kahapon ang plenary debates para sa pag-aaproba ng panukalang pondo ng Presidential Communications Operations Office para sa susunod na taon. Ito'y matapos madiskubring umiinom umano ng alak ang opisyal ng PCOO na si Dominic Tahon habang dumadalo sa virtual conference ng sesyon. Sinabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, tahasang pambabastos sa mga mambabatas ang pinakitang asal ng opisyal. Habang pinaalalahanan ni Senator Sherwin Gatchalian ang lahat na sumunod sa tamang panuntunan sa pagdalo sa mga sesyon, inaasang maglalabas ngayon ng pahayag ang PCOO kung may insidente. Itutuloy naman ngayong araw ng Senado ang plenary debate sa panukalang pondo ng ahensya. Umapila ang Volunteers Against Crime and Corruption sa Department of Information and Communications Technology na ituloy na ang naunsyaming libreng Wi-Fi project sa bansa na nagkakalaga ng 1.3 billion pesos. Paliwanag sa teleradyo ni VACC President Arsenio Evangelista, biglang itinigil ng nakuhang contractor ng DICT na United Nations Development Program o UNDP ang project na maghain ng bankruptcy ang project contractor habang nasa gitna ng proyekto. Ay kay Evangelista, fully paid na ang kontrata kaya dapat tuparin ng DICT ang pangakong libreng internet wifi na pakikinabangan ng mga Pilipino lalo na ang mga nakatira sa mga liblib na lugar na hirap makasabay sa online trend dahil sa pandemya. Gate ni Evangelista, posibleng may paglabag sa batas ang kontraktor. Pinabubusisi rin ng BACC ang isyo sa Kongreso na posibleng pagbulan ng korupsyon. Gustong tumulong ng mga dayuhang kumpanya para turuan o pag-ibayuhin pa ang kasanayan ng mga Pinoy upang makakuha sila ng magandang trabaho sa digital economy. Ang problema, mabagal pa rin ang internet sa mga probinsya at ang pinipiling online courses naman ng ilang Pinoy eh dahil sa impluensya ng K-pop. Yan ang Headline Pilipinas ni Warren De Guzman. Patok na patok ang K-pop ngayon sa Pilipinas pati sa ibang parte ng mundo. At ayon sa isang malaking online learning company, isa ito sa mga dahilan kaya nag-e-enroll sa online classes ang mga Pinoy. Base sa datos ng Coursera, 2 sa 10 pinakasikat na online course sa Pilipinas mula October 2020 hanggang September 2021 ay para matutong magsalita ng Korean. I think that's a K-pop phenomenon, so I think a lot of people come to Coursera because they want to understand the lyrics of some of their favorite K-pop songs. But I look at the courses, and there's definitely a lot of overlap in terms of the globally most popular courses and those that are most popular in the Philippines. Ang pinakasikat na mga kurso sa buong mundo ay tungkol sa IT, kasama ang cloud computing, data analytics at social media marketing na requirement sa mga pinakamagandang trabaho ngayon dahil sa paglago ng digital economy.
Matagal na rin sinasabi ng mga economic managers ng Administrasyong Duterte at ng karamihan sa malalaking grupo ng negosyante na kailangan mapabilis ang upskilling o training ng mga Pilipino para hindi sila mawala ng trabaho ngayon. Base sa datos ng Coursera, pangatlo na rin ang Pilipinas sa buong mundo sa bilis ng pagdami ng mga online learners. Nakipag-partner na rin sa kanila ang 12 negosyo, lampas 60 eskwelahan at ang Department of Science and Technology para matugunan ang kawalan ng mga IT at STEM courses sa bansa. Ayon pa sa DOST, balak nilang ipagpatuloy ang ganitong partnership para dumami ang oportunidad ng mga Pilipino para matuto ng makabagong skill set. Our partnership with Coursera, which started in 2020, is like seeing a rainbow in the middle of a dark storm. Bukod sa Coursera, dumarami na rin ang mga kumpanyang pumapasok sa Pilipinas para mag-train ng mga Pilipino, kasama ang Huawei ng China na naging ka-partner ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Innovation Center nito. At ang Tata Consultancy Services ng India, naka-partner naman ng Department of Education. Ayon sa TCS, magaling ang mga estudyanteng nakasama sa ilalim ng programang GoIT, pero nagkaroon din sila ng ilang problema. Of course, ang pinakamalaking challenge namin most definitely is the internet connectivity, because of course when we run this in Cordillera, it's a mountainous area, so isa talaga siya sa naging issue. Syempre yung mga schools dapat nag-o-offer sila ng STEM, because it's very difficult that, for example, if we go to a remote school or in a province or in a division na yung eskwelahan hindi naman sila nag-o-offer noon as of the moment. Naniniwala ang DepEd na magandang programa ang GoIT ng TCS, lalo't dumami na ang mga estudyanteng kasama rito sa paglipat ng programa sa Western Visayas mula Cordillera. Umaasa ang gobyerno at pribadong sektor na darami pa ang mga dayuhang ekspertong tutulong sa edukasyon at tuluyang mapaunlad ang telecommunications sa buong Pilipinas para makatulong sa mga walang trabaho na noong Setyembre ay umabot sa lampas 4 milyong Pilipino. Warren De Guzman, ABS-CBN News. Sa iba pang balita, niligyan na ng warning signs at harang ang ginagawang tulay sa Tanza, Cavite, kung saan may nahulog na 2 sasakyan kahapon na ikinamatay ng isang ginang at ikinasugat ng kanyang mag-ama. May mga nagmamando na rin ng traffic sa lugar. Iniimbestigahan na ng Tanza Municipal Police ang insidente at inaalam kung may pananagutan ang contractor. Nakatanggap kasi sila ng impormasyong walang ilaw at hindi maayos ang harang sa butas ng tulay. Pero ayon sa DPWH project engineer, maayos naman ang mga harang. Pero nakipag-ugnayan na sila sa contractor para matulungan ang mga biktima. Pumunta sa crash site ang isa pang anak ng ginang na namatay sa insidente na umaapila ng pinansyal na tulong para ipampagamot sa kapatid na nasa malubhang kalagayan. Madilim na magpo talaga eh, kasi pag mga ganyan po, sana kahit may ilaw man lang para aware sila na may ganyan. Kasi pag ganyan lang po, eh paano kung medyo malabo po yung mata ng driver? Siyempre, gabi po yung madaling araw. Sana po matulungan nila ako sa mga bayarin lang. Tsaka matulungan nila ako sa kapatid ko sa operasyon niya. Kasi walang-wala po talaga kami. Kung meron po bang negligence yung contractor ng DPWH na nakuha. Sa totoo lang, medyo marami na rin po ang na-aksidente sa tulay na yon prior pa dito sa pangyari na to. Nung hindi pa siya binubutas, may mga insidente na rin po talaga na bumabangga doon sa signage. Maaring kulang sa ilaw o kaya dapat malayo pa lang meron ng warning signage na nagsasabi na may under construction na bridge. Yung ating mga barricade dito, meron tayo naka-install dito na drum, at yung drum na yon ay may mga laman pa ho na ito ay kapag nabunggo ay hindi to basta-basta masisira, and then may mga caution tape, and then merong nakalagay na signage dito sa both sides kabilaan, at meron din po naka-install na solar light. Sinabi naman sa teleradyo ni DPWH Project Engineer Albert Daguro, handang tulungan ng contractor ang pamilya ng nasawing biktima. Tutulong ding anya sila sa gastos ang LGU. Ang sabi po sa akin ay nakapagbigay na, naibigay na po daw nila
yung para po dun sa kanilang nanay na kakailanganin para sa pagpapalibing na nagkahalaga ng 150,000 at magbigay din po sa hospital ng 44,000 para mailabas po yung bangkay. So kami nagpapasalamat sa LGU. Yung mga gagastusin nila doon sa pag-operasyon doon sa kanilang anak o doon sa bata na si Serdino ay sila po ang bahalang gagastos at formal nang sinampahan ang reklamo sa piskalya ang regional commander ng PNP Aviation Security Group Unit 5 sa Bicol na umano'y nanakit ng isang pulis na ikinabulag nito. Kasong frustrated murder ang inihain ni Police Master Sergeant Ricky Brabante ng Regional Mobile Force Battalion ng Bicol PNP laban sa suspect na si Police Colonel Dulnoan Dinamling Jr. Sinabi sa teleradyo ni PNP Bicol spokesperson, Police Major Maria Luisa Calubakib, madaling araw ng November 13, matapos ang selebrasyon ng kaarawan ng commander ng Regional Mobile Force Battalion, ay hinampas ni Dinamling si Brabante ng basag na bote na ikinabulag ng kanyang kanang mata. Nasa holding unit na ng Camp Crame ang suspect. Samantala, ang Aviation Security Group ang ditinig sa kasong administratibo kay Dinamling, alinsunod sa rekomendasyon ng Bicol PNP. Bumuo na ng Special Investigation Task Group para mas mapabilis ang ginagawang investigasyon. Matapos manalasa sa Kabarutuan City, sa Nueva Ecija at sa Asinggan, Pangasinan, nakitaan na rin ang ilang lugar sa Pampanga ng mga rice black bugs. Ayon sa Department of Agriculture, apektado na ang ilang bahagi ng San Jose Malino sa Bayan ng Mexico, ilang bahagi ng Arayat at ilang bahagi ng Bayan ng Santa Ana. Pero paglilinaw ng mga otoridad, incident lang at hindi pa outbreak ang dating ng mga rice black bugs. Bukod sa pamimester ng palay, mabaho ang amoy ng mga ito kapag nadapuan at delikado kapag nagkalat sa mga daan. Nagsasagawa na rin ng mga hakbang ang Department of Agriculture para maiwasan ang pagkalat ng mga peste at pinapayuhan ang mga magsasaka at mga residente ng mga lugar na naapektuhan ito na gumamit ng light trapping equipment. Paalala ng DA, ugaliin ang field monitoring at pagre-report sa kanilang opisina. Pinakamainam na gawin sa mga RBB ay kunin, kolektahin ang mga ito at ibaon sa lupa itong mga rice black bug para hindi na ito dumami. Umaabot sa 170,000 pisong halaga ng ecstasy ang nasamsam sa Joint Anti-Drug Operation ng Bureau of Customs at NAIA at ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa Bulacan. Arestado ang isang lalaki sa ikinasan nilang controlled delivery operation matapos makatanggap ng ulat mula sa Central Mail Exchange Center sa The Netherlands tungkol sa isang parcel na kahinahinala ang laman. Nakadeklara kasing letters o dokumento ang nasabing parcel pero mga ecstasy tablets pala ang nasa loob. Hindi pa inilalabas ng otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaking na aresto na umano'y claimant ng nasabing parcel. Nasa 100 piraso ng ecstasy tablets ang nakumpiska. Matatanda ang noong nakaraang linggo, umabot sa 3.38 million pesos na halaga ng ecstasy tablets na nakadeklarang wedding dress ang nasabat naman sa Taytay Rizal. Psst! Alam mo na ba ang latest? Updated ka na ba? Narito na ang show bus ni Papa Awel Bus! Alam na natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Papa Awel. Apo and Katuni, my puni, Gina G, sina Sarah G, at Mateo Gudicelli para paagayin ng Christmas Eve sa kanilang virtual concert na Christmas with the G's. OMG! Maagang pamasko ang regalong joint digital concert na ito happening on December 18 sa Viva Max at KTX.ph directed by Paolo Valenciano. Kung sa Tala Film Concert ni Sarah G ay guest lang si Hobby, ngayon ay magkasama na ang mag-asawa para sa joint concert nila ay magpasaya. Ang saya rin
din sa Malak Concert na bagong format ng Tawag ng Tanghalan dahil binago na ang paraan ng paglalabanan para ang golden mikropono ay mapanalunan. Battle of Version ang first round kung saan isa lang ang kakantahin ng mga contestants na iba't ibang version nga lamang. At ang magwawagi ay uusad sa face-off round para bumirit ng napili nilang sariling kanta para sa tsansang ang golden mikropono ay makuha. At sa unang pag-arangkada ng bagong format ng Tawag ng Tanghalan kahapon ay idinetalye rin ang criteria for judging sa mga hurado na sina Ogie Alcacid, Shaja Padilla at Louie Ocampo. Tanggap naman na ma-judge at matawag si Laika Gayranod bilang meme queen dahil masaya siya na natutuwa ang madlang netizen sa kanya. Sa kanyang birthday guesting sa Magandang Buhay ay inamin din ni Laika na Dan McKells siya sa mga basher kasi mas kilala ang sarili gaya ng pagkakilala sa kanya ni Karen Davila na nagbigay pa ng video message para sa 70th birthday ni Laika. Trending ulit ang mala, oh my god, na birthday celebration ni Laika at Karen na namigay ng gift packs at bisikleta na mapapanood sa joint vlog ng dalawa. Dalawang project naman ngayon ang pinagkakaabalahan ni Piolo Pascual na bukod sa adaptation ng Flower of Evil, siya rin ay bibida sa Dear God na isang inspirational drama. Ayon sa produksyon, ang spiritual drama anthology na Dear God ay katatampukan ni Lara Kigaman at Harvey Bautista at lagpas 20 pang mga bigating artista. Ibinahagi rin ni Papa P sa social media na simula January 2022 ay mapapanood na ang Dear God sa KTX.ph, i1TFC at TFC IPTV Video On Demand. At iyan ng umi-headline sa Showbuzz. Ito si Papa A. Awapaz para sa Headline Pilipinas. Back to you, my puni. Thank you, Papa Awel. Sa mga balita naman sa probinsya mula sa Visayas, si RC Dalaget. RC, ano mga headline ka? Julius, kapil 30,000 ka mga minor de edad sa Iloilo City, bakunado na. Ano mga headline sa Mindanao mula naman kay Jewel Reyes sa Zamboanga? Jewel. Oni, siyudad de Davao, ya prinsipya ya El Dalida del Booster Shots. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. We'll be right back.
Nagbabalik ang Headline Pilipinas. Inireklamo sa Visayas Ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia dahil sa kanyang pagtugon sa COVID-19 pandemic. RC, meron na bang tugon ang gobernador sa naturang reklamo? Julius, wala pang komento si Cebu Governor Gwen Garcia sa mga reklamo. Kabilang sa mga reklamo ng San Lucas Party List laban sa gobernador ang gross neglect of duty, grave misconduct at paglabag sa RA 6713. May violation din umano sa Executive Order 292 o Administrative Code of si Garcia. Niripaso umano ng grupo ang mga naging hakbang at tugon ni Garcia at nasilip nila ang mga hindi nagamit na pondo para sa health sector. Habol nilang huwag umanong magamit sa halalan ang naturang budget. Sa Iloilo City, umabot na sa higit 32,000 minor de edad ang nababakunahan kontra COVID-19. Ang ilan sa kanila ay may schedule ng ikalawang dose ngayong Linggo. Target na mabakunahan ang 50,000 minors ngayong Nobyembre. Muling paalala ng LGU, dapat samahan ng magulang o guardian ang mga minor de edad. Dalhin ang kanilang birth certificate na original copy mula sa local civil registrar o sa Philippine Statistics Authority. Umanaw na ang pinaniniwalaang pinakamatandang tao sa bansa at sa buong mundo. Kinumpirma ng kaanak ni Lola Francisca Susano ng Kabangkalan City, Negros Occidental na umanaw na ito sa edad na 124. Kinumpirma rin ng lokal na pamahalaan ang pagpanaw ng matanda. Inalampa ng LGU ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Matatanda ang tinanggap ng Guinness Book of World Records ang mga ebidensya ni Lola Susana bilang pinakamatandang tao sa buong mundo. Kakailan lang, inihain sa kamera ang isang resolusyon para mabigyan na 1,000,000 piso si Lola Susana bilang parangal. September 11, 1897, ipinanganak si Lola Susana sa Kabangkalan City. Sa Tacloban City, bumuhos ang papuri sa tindero ng Walis Tambo na nagsauli ng napulot na cellphone. Kwento ng criminology student na si Jason Acidilio, nahulog ang kanyang cellphone habang nagmamaneho ng motorsiklo noong Linggo ng umaga. Hindi niya akalaing sa araw din yun ay maisasauli sa kanya ang cellphone. Tinawagan ni Jason ang kanyang number at dito niya na lamang napulot pala ito ni Tatay Joselito Ela habang naglalako ng Walis Tambo. Tinuntahan ni Jason si Tatay Joselito at naibalik sa kanya ang kanyang cellphone. Bibigyan sana niya ng reward si Tatay Joselito pero hindi niya ito tinanggap. Napag-alaman ni Jason na maraming beses na palang nagsaulik si Joselito na mga napupulot na gamit. Bilang pasasalamat ni Jason, bumili siya ng mga panilang Walis Tambo at umaasang marami pa ang mga kagaya ni Tatay Joselito na tapat at may malasakit sa kapwa. Ugo ng mga balita, gikan din sa Visayas ako si RC Dalaget. Balik ni mo, Julius. Maraming salamat, RC. At sa mga headlines sa Mindanao, nagsimula na rin ang pamimigay ng booster shots para sa mga health workers sa Davao City. Kamustahin natin ang booster shot rollout doon mula kay Jewel. Jewel? Konti-konti pa lang, Tony. Sinimulan ang pagtuturok ng boosters sa medical workers sa Southern Philippine Medical Center. Pinayagan ding mag-booster ang mga staff sa private tertiary hospitals, lalo na ang mga may COVID cases, pero sila ang mag-aasikaso ng logistics. Sapat naman umano ang supply ng bakuna. Ilalabas na lang umano ang final rollout schedule. Samantala, umabot na sa higit 1,000,000 ang nakatatanggap ng first dose ng bakuna contra COVID-19 sa Davao City. Bilang pasasalamat ng iba't ibang grupo, sinorpresa nila ng cake at iba pang pagkain ang frontliners. Target ng LGU na mabakunahan ang 1.2 million na individual sa lungsod para maabot ang herd immunity. Posibleng maabot na ng Cagayan de Oro City ang herd immunity sa Pasko.
Kasunod ito ng naitatalang mataas na vaccination rate sa iba-ibang vaccination sites sa lungsod. Ayon kay Mayor Oscar Moreno, umabot sa 11,530 ang nabakunahan sa loob lang ng isang araw. Nagpasalamat naman ang alcalde sa vaccination team pati sa mga barangay official na nagsagawa ng barangay-based vaccination centers at mobile vaccination. Dito sa Zamboanga City, naharang ang isang bangkang may kargang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 4.3 million pesos. Patungo sana sa Sultan Naga di Maporo, Lanao del Norte ang bangka ng harangin ng mga nagpapatrulyang tauhan ng Bureau of Customs. Nasa batang 123 kahan ng iba't ibang brand ng sigarilyo na walang kaugulang dokumento. Iniimbestigahan na ang may-ari ng mga sigarilyo na maaaring makasuhan ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Ginugunita ngayong araw ang 12th anibersaryo ng Maguindanao Massacre. 58 ang nasawi sa massacre kabilang ang 32 mamamahayag. Mga kaanak ng namatay sa Maguindanao Massacre ang nananawagan pa rin ng hustisya. Ayon sa chairperson ng NUJP na si Jonathan De Santos, bagamat nahatulan na noong 2019 ang mga sangkot na sina Dato Andal Ampatuan Jr., Zaldi at Anwar Ampatuan Sr., hindi pa rin nakamit ang buong hustisya. Sinabi naman ni Attorney Nena Santos na abogado ng ilang biktima, naghahain ng apela para sa civil damages ang mga kaanak ng mga namatay sa massacre. Dagdag na 49 naman ang inakusahang sangkot sa pagpatay na isinampa ng isang private complainant sa Department of Justice. Muling ipinaalala rin ng NUJP ang sinapit ng photojournalist na si Reynaldo Bebot Momay na hindi napabilang sa 2019 verdict dahil hindi pa rin nakikita ang kanyang labi. Sa kabuuan, 28 ang natulang guilty bilang principal accused, kabilang ang ilang pulis at mga miyembro ng civilian volunteer organizations. Mamayang hapon, nakatakdang gumawa ng noise barrage sa Roses Park ang mga miyembro ng NUJP. Ang mga naulilang pamilya naman ng Maguindanao Massacre, nararamdamang partial justice pa lang ang kanilang nakapangtan. Matapos ang 12 taon, yan ang Headline Pilipinas ni Chat Ansagay mula General Santos City. Chat. Yes, Jewel, Sabado ng magtipon-tipon ng mga naiwang pamilya. Pagkatapos ng visa, dumiretso sila sa lipunan kung saan nakahimlay ang kanilang mga mahal sa buhay. Kasama ng mga pamilya ang National Union of Journalists of the Philippines, o NUJP, na siyang tumutulong sa kanila para mas ma-pressure ang pamahalaan na tugunan ang kanilang mga kahilingan. Para kasi sa kanila, partial justice pa lang ang kanilang nakakamit. Si Jergin Malabanan, anak ng isa sa mga biktima ng massacre, ay nananawagan sa pamahalaan na ibigay na ang tulong na ipinangako. Malaking tulong daw ito para sa kanila dahil nang magka-pandemya, ilan sa kanila ay higit na naapektuhan. Isa ring nananawagan ang anak ni Reynaldo Momay, ang itinuturing na 58 biktima na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahanap ang katawan. Ayon sa anak nitong si Maria Reyna Fe Castillo, hindi siya titigil hanggat di nila nakakamtan ang hustisya at maisama ang kanyang ama sa opisyal na listahan ng mga biktima. Ngayong araw ang 12th anniversary ng Maguindanao Massacre. At mamayang 4:00 ng hapon, muling babalik ang mga kaanak sa lipunan ng kanilang mga mahal sa buhay para muling magsagawa ng candlelighting. Yan ang Headline Pilipinas, Chat Ansagay, ABS-CBN News. Chat Ansagay. Yes, sa mga notisya sa kina Mindanao, yo si Jewel Reyes. Balik sa'yo, Tony. Maraming salamat, Jewel. At sa ipapambalita, tuloy ang rest day at ikinasang caravan ng mga trucker kontra sa mga bagong pulisiya sa mga pantalan. Sinabi sa teleradyo ni Confederation of Truckers Association President Maria Zapata, hanggang ngayon naghihintay pa rin silang marinig sa gobyerno o maririnig ng gobyerno ang kanilang hinaing laban sa pagpapa-accredit sa Manila International Container Terminal o MICT Pass, Terminal Appointment Booking System, mga multa at No Permit No Transaction Policy ng Philippine Ports Authority. Sa halipanyang mabawasan ang problema at matuloy ang hanap buhay ng lahat, abala sa operasyon at dagdag gastos lang ang dala
ng mga bagong polisiya. Sa mga naghahanap ng outdoor na mapapasyalan, binuksan na po ang bagong gawang Blue Ridge Park sa Quezon City. Isa lamang ito sa 17 child-friendly zone sa lungsod. Bukod sa libre ang pagpapasok, yakni mag-e-enjoy ang mga chikiting sa malawak na playground at picnic area para sa buong pamilya. Pwede rin kayo magpakain ng isda at ibon. Pero paalala ng lokal na pamahalaan sa mga pupunta, sundin pa rin ang health and safety protocols para manatiling ligtas sa COVID-19. Papayagan lamang kung pumasok ang mga bata kapag may mga kasamang magulang o mas nakatatanda. At yan ang mga balita ng aming nakalap, mga kapamilya. Nandito lang po kami para sa inyo, kaya tuloy-tuloy po ninyong napaparoon ng teleradyo sa cable, social media at sa I1TFC. Ako ang inyong action man, Julius Babaw. At tayo po ay napapanood at napapakinggan pa rin sa ABS-CBN Radio Service App at sa ABS-CBN News App. Mga kapamilya, 32 days na lang po ay Pasko na. Ako po si Tony Velasquez. Ang mga kapamilya, abangan niyo po ah. Mapapanood niyo na ang Sino Senyo? The Senatorial Candidates Interview. Susunod na po yan. Headline Pilipinas! Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng